Hello, hello mga kabogin. Kumusta naman po kayo dyan? Ito naman po si Raymond at nandito naman po kayo sa channel ko. Ngayon po mga kabogin, ang atin na pong gagawa ng video ay ang tungkol po sa isa ko namang pinagkikitaan dito sa lugar namin mga kabukid. Ito po yung tuba mga kabukid. Tuba po mga pagkabukid. As in coconut wine. Ito po siya mga kabukid. Yan po mga kabukid. Yan po ang tuba ko na stock. So, yan po ang isa po ito sa pinagkikitaan ko ng pera dito sa aming lugar mga kabukid. So, ito po bagong deliver po to. Kanina pa to, mga bagong deliver po, bagong kuha sa niyog. At tingnan nga natin mga kabukid. Yan po mga kabukid. Medyo mala, medyo hindi pa siya bahal. Pero okay na kabukid. So yan po yung isa kong pinagkikitaan dito kabukid. Ito po yung tuba kabukid. Kasi dito po sa amin mga dito po sa aming lugar, marami po ang nag produce nito. Mga ito po siya, isa po ito sa hanap buhay sa mga tao dito sa amin, kaya napag-isipan ko na mambili nito galing po sa mga mananggiti. Mananggiti po yung tawag sa mga taong kumukuha nito. Gumagawa nito gumagawa nito doon sa gumagawa ng tuba galing po sa niyog. Ang tawag nila diyan, tawag namin dito sa kanila is mananggiti. So, sila po yung nagde-deliver sa akin dito. So, ako po yung bumibili sa kanila. Sa ngayon po mga kabukid, binibili ko to ng 500 pesos isang container, 500 pesos. So pagdating ng panahon kabukid, to pwede mo to, pwede mo siyang ibenta ng 600 to 800 per container. So maganda po ang kitaan dito mga kabukid. Medyo okay po ang negosyong ito na pasukin nyo pag mayroon kayong nito, pag mayroon kayong tuba sa lugar ninyo. Ang kagandahan kasi nito kabukid, hindi po ito masisira. Okay? Pag na-stack po ito ng lagay natin mga isang buwan, dalang buwan, tatlong buwan, mas lalo po siyang sumasarap, kaya hindi po siya nasisira at mas lalo po siyang nagmamahal ang presyo. Kaya po mga kabukid, marami po ang nagninegosyo nito dito sa amin kasi maganda po ang kitaan. Isa po ito sa aking experience, isa po sa isa po itong negosyo na to na medyo maganda ang kita. Pero mayroon ding downside ito kasi medyo matrabaho po siya at saka mabigat yung container. Hindi mo kayang asahin, hindi mo kayang ikaw lang mag-isa, lalo na pag marami na po yung binibili mong tuba, kailangan mo talaga ng labor. So dati kasi ako lang mag-isa nito nagtatrabaho, so ngayon nag-hire na po ako ng tao na katulong ko nito. Medyo marami na kasi akong mga mananggiti na hinahawakan, tapos marami na pong tuba na dumating dito sa akin, kaya kumuha na po ako ng tao. So siya na po yung nagtatrabaho kasi marami po itong tatrabahuin mga kabukid. Pag galing po to sa mananggiti, kailangan mo siyang i-transfer siguro mga dalawang linggo o tatlong linggo galing sa mananggiti. So i-transfer mo siya sa ibang container para yung dumi niya
masala mo siya. Yung wine niya ay ilagay mo sa ibang lagayan. Tapos yung mga dumi niya, yung lumulugdang, naglugdang yung dumi niya, ilagay mo din sa ibang lagayan para pure wine na po yung mapuproduce mo. Kasi ito, red wine po to, coconut wine. Ang ihalo po nito mga kabukid, kaya po ito mapula. Basang tigas. Ayan. Ang ihalo po ito mga kabukid, kaya ito naging mapula. Hahaluan po ito ng tungog. Po kabukid. Tungog po ang ihalo nito kabukid. Dito kasi sa Liti kabukid, ito po yung isa sa nagproproduce ng tuba. Magaganda pong tuba ang pinoproduce namin dito mga kabukid. Bahalina po. Yun po ang tinatawag nilang bahalina. Pag may stock mo to, pag nai-stock na to kabukid ng mga 3 buwan or 4 buwan, lalong sumasarap po to at lalong magbahal yung presyo. Kaya po is napagaganda po itong negosyo kabukid. Mga siguro mga kabukid, mga 4 na taon na po akong nagdinegosyo nito nang bumibili ng mga tuba. Hindi ko to iniwan na pinagkikitaan kasi maganda po ang takbo, maganda po ang pasok sa pera. Medyo matrabaho pero maganda ang kita dito. Parang pag magnegosyo kayo nito, hindi po kayo malulugi. Bakit po masabi kung hindi kayo malulugi? Kasi hindi po siya nasisira. Lalo siyang sumasarap pag lalo siyang naka-stock, pag matagal na po siyang naka-stock. Ang tawag niyo is fermentation. Mayroon siyang fermentation process. Parang para lang din yung sa mga red wine na pinoproduce sa ibang bansa. Yung like grapes. Yan, piniferment po nila yan. Tapos, inaano, pagka matagal na, lalo po siyang sumasarap. Ganito po yun mga kabukid. Lalo po siyang sumasarap pag matagal po siyang nakatambay. Nakatambay sa lagayan na maganda. Ito kasi mga kabukid, hindi ako nakaproduce ng, like for example, 1 year na age ng isang tuba. Wala po kasi madali lang pong maubos ito. Ito, yan. Yan po kabukid. Ito, dumami lang to kabukid kasi ngayon, wala po kaming delivery dahil sa COVID-19. So, hindi po makalabas ito kasi po ito makalagpas mga kabukid sa checkpoint. Kasi, yung checkpoint kasi, bawal yung alak dyan. Ito, nabilong to sa alak. Kaya, mahirap po itong makabiyahe. Mahirap po itong ngayon i-deliver. Kaya ito, natambay po ito. Pero, madali lang po itong maubos. Siguro, pinakamatagal nitong maubos, mga 6 months o 5 months ubos na to. Kaya yun mga kabukid. So, kung mayroon din kayong ganito kabukid dyan sa Laguario, i-recommend ko na dapat mag-negosyo din kayo nito kasi hindi po talaga ito masisira at malaki po ang tsansa na hindi kayo malugi sa isang negosyo. Malaki po ang tsansa na hindi kayo malugi pag ito yung gawin yung negosyo. Subukan nyo lang mga kabukid, matrabaho siya pero I'm sure bihira po ang nagnegosyo ng ganito na nalulugi. Kasi hindi po siya nasisira. Yun po ang kagandahan sa produktong ito kasi hindi nasisira. Hindi po mawawala ang pera mo. Nandito lang. Pero minsan medyo matagal ang bilihan kasi seasonal po ito. Pag maraming okasyon, marami po ang demand. Pag maliit ang hindi occasion, like normal days lang,
So, walang mga piyesta, hindi Christmas, hindi bagong taon. Normal lang po ang bindahan nito. Pag season na po, like Mayo, May, maraming piyesta, bagong taon at saka Christmas yun. Ubusan na po ng stock namin yan. Kaya pag hindi pa po season, talagang bumibili kami ng tuba para ma-stock namin at maibigay namin sa mga bumibili sa panahon ng Pasko, bagong taon at Mayo. Yan lang, yan po mga kabukid yung ano nito, sistema. So ngayon mga kabukid, siguro almost mga 500 na siguro yung stock ko ngayon. Pero yung iba mga kabukid, nag-stock po sila nang aabot sa 3,000 to 10,000 po yung stock nila. Kaya ako medyo maliit pa yung capital ko dito, kaya yan lang po yung stock ko, mga kaya. Pero okay na po mga kabukid, may pambili na po ng konsumo, pambayad ng kuryente, saka kung ano pa kailangan sa pamilya. So yan lang po mga kabukid. So na-discuss ko na po ang isa kong pinagkikitaan dito sa amin. So may natutunan kayo mga kabukid sa dinidiscuss ko, at i-recommend ko sa inyo na pasukin nyo yung business nito, kasi bihira po malugi ang nagmi-negosyo nito mga kabukid. Sige, yun lang po kabukid. Good luck mga kabukid. Po mga kabukid, salamat po sa panonood. At paki-subscribe din po sa channel ko. At paki-pindot na lang po ang ring bell button para ma-notify po kayo sa susunod kong mga video. Salamat po ulit mga kabukid.